Talaga, talaga. Ano sila? Jazz. Inihingi yung link eh. Bigay mo. Ayan na. Hindi ba sila yan? Papasok na. Ah, papasok na. Welcome, Jazz and Ken. Jazz. Hello po. Uy, nice one. Uy, kamusta? Mabuti. Kamusta po kayo? Welcome po, welcome. Ano yung nasa likod nyo, parol? Oo nga eh. Hindi ko maalis eh. Paano so, maalis? Ano nga, screen ano nila yan? Quitties. Okay, okay. Praise the Lord. Si, yan po si Jazz at saka si Ken. From Calgary din? From Calgary din. Oh, good. That's Pastor Romy. Sila po. Sambi po. Yan. Galing pong Calgary dati. Si Kuya Mel naman na nawala. Oo nga, kausap ko lang siya eh. Kausap ko lang siya, while ago sa gate na nga. Sabi siya makapasok. Okay. Oo oh, yun. Miyerkules. Kukontakin ko pa pala si Alex ulit para ano sa Miyerkules. Alex, kung saan ka kaya? Oo. Ah, kuya, paki-confirm mo na kung kailan mo mga para mag-invite na tayo. Oh, gusto mo ba kuya ilagay natin sa YouTube mo? Hindi, okay lang. Huwag na. Huwag na. Sa'yo na. Hindi, isa sa amin, isa sa'yo. Tatlo naman yun. Hindi, okay lang. Baka maano. Para dun panoorin sa'yo. Para mas marami. Okay lang yung akin. Tapos yung share ko na lang sa ano ko, Facebook. Jake! Ayan na. Sino yun? Si Jake? Ba? Ay, hindi. Hi, Jake. Hindi, sila Ati Ananta. Hi, Jake! Si Jake parang bumabata ng bumabata. Baliktad ah. Nakamute ka, Egeo. Nakamute kayo. Oh, nakamute lang ako. Sorry. Hello. Okay lang po ba ang aking sound dyan? Yes po. Okay, Brother Ikaw Ren. Dyan, nakamute ka. Okay. Oh, nakamute pala si Carmel. Kuya Mel. Balik mo. Nakamute ka pre, unmute mo. Ay. Kumusta kayo diyan? Okay. Hello. Hello. Yung talaga si Kuya Mel. Paton put it on my. Okay. Bitawan mo na sa start. Yeah, oh, dito. Dito. Ganyan nga mag-handle sa akin. Kaya, Sir Mel, nangyayari, naglalakad ka pa yata sa, ano, sa highway ah. Nakatong ka na punso. Hello? Yes. Kumusta, Pastor? Andiyan. Oh, standby ka na, Brad. Okay na kayo? Okay na po, kuya. Ay, bas. Okay. Pangungunahan tayo. O, mag-pray tayo, Brother Mel. Siguro, pwede tayo nga. Pwede mag-opening prayer si, ano, sa from the Philippines. Hallelujah. Mother Jobert. Okay. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to. Thank you sa time na binigay mo sa bawat isa sa amin. Thank you at makakarinig kami ng iyong mga salita. Lord, sana maging encouragement po sa buhay namin. Thank you at nakasama namin si Jazz at si Ken at si Jake. Lord, ikaw Panginoon ang kumilos sa araw na to sa Bible study namin. We glorify you and praise you. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Amen. Hallelujah. Okay, unang programa natin siguro ay praise report, no? At praise report patotoo anong nangyayari sa ating kapaligiran habang tayo ay patuloy na nagkakaroon ng spiritual mentoring or feeding. Hallelujah. Sino nais, na unang maunang mag-share? Brother Jobert, mukhang excited, exciting yung video mong hindi ko pa natapos eh kasi mula sa dalawang city pangat. Ay, okay lang. Okay po ngayon. City. Nakakatawa naman, nakaka-bless kasi 12 hours, 800,000 na ata yung views noon eh. At marami po nag-share. Yun, salamat dahil nagamit ulit ni Lord. Ito, tuloy-tuloy. Tapos yung passport ko, kukunin na mamaya nung ano. Oh, praise the Lord! Answer prayer dahil dadalhin na doon sa DFA, nakakuha, makakakuha kami ng special appointment. At, wow. Talagang pinapauwi ata on Lord. Tapos, yeah, ito tuloy-tuloy. You're in Canada. Tuloy-tuloy ang ano, trabaho naman. Marami pa rin nakaplano. So yung passport, pag nahawakan ko, siguro anytime pwede naman ako umuwi kasi meron muna ako mga aayusin dito. Kaya buong lahat, di ba? Lahat na nangyayari, ano, blessing. Okay. Thank you for that. Napaka-exciting yung passport, ano? Hindi, at saka syempre, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil halos mag-isang buwan na kami ni Chad na masaya palagi. Oh, praise the Lord! Mag-isang buwan na ba yun? Ano ka, last week lang kausap natin sila eh. Ay. Wala ka na naman sense of time. Ay, hindi, kasi nga, di ba alam mo, eh, nakaraan na yun eh. Kumbaga parang matagal na sa akin na ano. Ganon ka-excited ha? Di, ano lang yun. Dumaan lang yun, hindi naman tayo tumatambay sa ganun na eh. Oo. May kasabihan nga ho tayo na ang bagyo ay hindi pwedeng tumagal yan. Pag tumagal, kawawa ang 10 minutes. 3 minutes lang yun. Oh. Hallelujah. Next, thank you for that. Ako si Justin. Si Kenneth, si Kenneth. Ang alit. Ano bang blessing. Anong blessing nyo? Yeah, praise report. Blessing. Ayun, ito, blessing to kasi na in-invite nyo kami, sinali nyo kami dun sa ano, sa ganitong anong tawag dito, babe? Ganitong Bible study. Hindi, sa akin ka. Yan, yung Bible study kasi, di ba? Amen. Ano, yun. Blessing yun, blessing. Yay! Pinamagatan po natin. Actually, gumawa kami di Brother Mel ng group, that group, eh, pinamagatan namin Kingdom Living Generation. Okay? Kingdom Living Generation. Kaya ipapaliwanag natin yan. Napaka-exciting itong ano, ating chat group. Anyway, thank you for that. Brother Ken? Yes po. First time. Okay lang, no problem, no. Praise God. Pinapasalamatan po natin yung ano, ating pamilya na isa ring gift sa atin. Mm. Yes. Diba? So we're very grateful na meron kaming isang pamilya. Yun po, na masaya. Amen. Hallelujah. Isa lang ba 'yan? Isa lang ba 'yung sundalo mo? Yes. Blessing talaga 'yang pamilya. Yes po. Okay. Sino muna, si Sister Chad or sa akin? Sa akin ano, 'yung mga like I said, two nights ago nandito 'yung mga bata, nag-dinner dito. So that's always good. Yung dalawang anak ko kasi hindi na nakatira sa akin. So every time they come, I enjoy that. Tapos ito ring nag-join si Ken tsaka si Jazz. So that's a
Another good thing. Praise God. Yeah. Papapansin din ako eh. Di ba ako blessing sa'yo? Inilapit pa yung mukha sa camera. Inilapit pa talaga eh. Wala na makuha ang passport. Passport na. Okay, Brother Mel. Hallelujah. Puri ng Panginoon dahil ito laging victorious every day. Although dinadalaw ako ng mga kaibigan natin na kuan, so I was just a little bit bold to them. Sabi ko, my commitment eh nandiyan na. So umalis na siya, tumawag sila kanina, umalis na silang hindi na nila ako hinintay kasi alam ko naman na kasi sabi ko yung commitment ko kay Pastor Romy, it's all okay for me. And to God be the glory. Well, sabi ko, I thank you guys for visiting me because I know you're also sharing the good news. But as I've said, I already have my commitment. Then that's my, let's just be friends. Yun ang sinabi ko. And, you know, malapit ko na rin matapos yung ginagawa ko dito. Wow. Praise the Lord. Although, so yun lang po. And to God be the glory. Saka yung sa health-wise, feeling very good by the grace of God. So, yun po ang praise report. God be the glory. Ako naman hindi ho exempted sa pagbibigay ng report. Actually, Friday ay tuloy-tuloy. Friday. Tatlong syudad po yung aming ginampanan. Medyo malayo yung isa kasi nasa 273 kilometers eh. At nakatuwa ho dahil yung katulad ngayon may bisita tayo. Bahagi po yan talaga ng enlargement of God's kingdom. Sige. Mamaya tatalakay natin. Gusto ni Lord lalo itong nasa buwan pa rin po tayo ng resurrection. At bago matapos itong month na ito ay may gagawin ang Lord na higit na maganda. At kasi darating na Sabado ay matutuloy na yung na-postpone last 13 ng March dahil dumaan dito rin ang okay, Brother Mel. Sakal. Mauwi na ako sa bahay. Nahihilo ako eh. Sorry ah. O sige, i-turn off ko muna yung camera ko. Okay. Okay, once again, salamat po sa bawat isa at siguro din. Siguro Pastor Romy, mute mo muna si Kuya. Habang di pa nakasabi yan. Para mamaya. Hallelujah. Brother Mel. Oh, Pastor. Saan ka na? Papauwi yata. Okay. So, magaganda ang mga praise report at tungkwa din ako doon sa binalita na ating kapatid from the Philippines. God's willing, Mayo, no? Mayo, lalapag ang Philippine Airlines. Hallelujah. Okay, salamat din sa Diyos dahil mapansin nyo medyo may tama yung boses ko dahil tuloy-tuloy yung preaching Friday night up to kanina. Eh ako pa ang driver. Ako rin ang driver dahil asawa ko sa mo. So ako din ang drive, talagang driver. Kinulang kanina ng ako din ang gitara. So sa Diyos ang yung kalakasan po talaga ay nakita ko kung napakalaking biyaya. The joy of the Lord is my strength. Praise God. Siguro ay
tulad kay Brother Ken at kay Just, naalala ko rin po noon nung bagong-bago ako sa Bible study sa Fiati, no? Matagal na. Eh, pagpasok ng ganyan, upo lang ako doon sa likod. Pero maganda dahil may nag-invite sa akin katulad ngayon, na-invitahan ko kayo, hindi ho talaga accident ito. Mayroon talagang programa. Sorry po. Actually, kanina, sinabi ko na kay, kay Sister Chad, cancel muna natin kasi nagpumbita yung ate ko ng special dinner. Eh, tinuloy natin dahil may magandang gagawin ng Lord. So, ang ating talakayin po ngayon, isishare ko po sa inyo, itong tatlong araw ko kasi na pag-iikot natin ay muli hong pinadaman ng Lord sa akin na muling i-review itong napakalagang, napaka-importanting talata sa Bible na muli nating talakayin. By the way, ito po yung tema natin this year, no? Enlargement of God's Kingdom. So, yan po yung ating kung makikita natin itong mga wheat and grain na ito, sumisimbolo po ito ng mga tao na ano na po, ripe na po to harvest. Then, ay marami na po ngayon ang talaga naghihintay ng pwede silang madala, no, sa kaharian ng Diyos. Kaya siguro magbabasa tayo ngayon. If I may request, Brother Jobert, pwede mo bang mabasa itong English version? There was a man of the Pharisees named Nicodemus and ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher. You are a teacher. Come from God. For no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus answered and said to him, Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Next po. Jesus answered, Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of flesh is flesh, and that which is born of spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Amen. Proceed po tayo sa Tagalog version. Amen. Request si Sister Chad to read the Tagalog version. Oh no, okay. May isang taong nagngangalang Nicodemus. Isa siya sa mga pinuno ng mga Hudyo at kabilang sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, alam naming isa kayong tagapagturo na mula sa Diyos dahil walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo maliban kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganganak na muli. Nagtanong si Nicodemus, paanong maipapanganak muli ang isang taong matanda na hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli? Amen. Next slide po. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganganak sa pamamagitan ng tubig at banal na espiritu. Ang ipinanganganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay, ngunit ang ipinanganganak sa pamamagitan ng banal na espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay na spiritual. Kaya huwag kang magtaka na sinabi ko sa iyo na kailangang ipanganak kayong muli. Amen. Purihin po ang Panginoon. At ngayong oras na ito ay mapapansin po natin, ano, bibigyan muna natin na pansin yung mga keywords na binanggit ni Lord. By the way, si Nicodemo po ay hindi po siya ordinaryong tao. Guro siya or mataas ang kanyang posisyon doon sa Jewish Council. Napaka-kilala po siyang tao base din sa ating binasa. At siguro nagtataka
kapag in-evaluate natin yung story, bakit ang daming gumagaling, yung mga bulag nakakita, yung inaalihan ng demonyo nakakalaya. Kaya ang ginawa ng taong ito, very simple ginawa niya, yung gabi, lumapit sa kay Jesus. Siguro, curious talaga siya. Kung ating titingnan, alam naman natin ang history na si Jesus ay hindi accepted dahil ang kanyang family tree ay mahirap. No? So, gabi siya lumapit. Ang sabi ng ibang mga commentators, dahil posibleng natatakot si Nicodemo sa mga kasamahan niya dahil si Jesus ay kilalang ordinaryong tao lang yung pamilya. At the same time, ay yung kanyang ano po, posisyon sa buhay. So ang madaling salita, lumapit ka, pero tingnan niyo po ang story. Ano? Ang kanyang tanong ay walang makagagawa ng ginagawa mo maliban na sumasa inyong Diyos. Okay? Kung titingnan natin yung story, medyo malayo yata ang sagot ni Lord doon sa tanong. Di ba? Paano natin, agree ba kayo na ang layo ng sagot ni Lord, di ba? Pwede namang sabihin ni Lord na galing talaga ako sa Diyos at gumagawa ako ng himala kasi anak ako ng Diyos na nagkatawang tao. Pwede ganun eh. Pero bakit ang layo-layo ng sagot ni Lord sa isang mataas na religious leader, si Nicodemo? Kung mapapansin natin yung ating binasa, ay ang sagot ni Lord malayo talaga po doon sa tanong ni Nicodemo. Okay? Dalang ipasok ulit itong ating PowerPoint para makita natin. Sila po. Palit po ito. Romel, okay ka na ha? Romel. Nandito na. Okay. So, si Brother Mel, familiar sa kwentong ito, yung John chapter 3, verse 1 to 7. So, dito na po tayo, Brother Mel. Bigyan muna natin ng konting introduction itong tanong ni Nicodemo na ang layo-layo talaga eh. Pero ang sagot ni Lord, tingnan niyo po yung yung verse 3. Ang sagot ni Lord, direktahang sinabi niya. Okay. Ang sa ibang translation po, ang nakalagay na word ay except a man be born again. No? Ibang translation. Dito sa translation ito, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. At kung mapapansin natin yung isang religious person na yan, ano? Mataas ang tungkol. Nagtaka siya sa verse 4. Nicodemo said to him, how can a man be born again when he is old? Kuya. So possibly pala dito, ito muna muna ng lesson bago natin. Maybe don't stay. Bago natin na, bago ko sa inyo ipakita yung drawing, ay possibly pala ng isang taong kahit sabihin nating marami siyang alam, pero hindi niya naunawaan yung sinasabi ni Lord patungkol sa kaharian ng Diyos. Naluton? Okay. Ano? Okay, i-unmute ko muna. Okay. Okay po. Itong verse 3 at saka verse 4, makakakuha muna tayo dito ng mga lesson. Number 1, itong hinighlight ko po, familiar po ba kayo sa mga sinasabi ni Lord ngayon na binigyan niya ng tiin yung kingdom of God?
At makikita natin yung isang tao po, hindi mo na mataas ang kanyang tungkulin o pinag-aralan, eh nagtaka siya at hindi niya talaga maunawaan. Ang kanyang interpretation, eh kailangan siyang pumasok muli sa mother's womb niya at maipanganak muli. Kaya sinagot ulit siya rin ni Lord, may dalawang bagay dito na very exciting words. Water at saka spirit po. Liter din po ito at saka itong water. Tutuklasin natin ngayon at I believe mayroon pong gagawin ang Lord sa ating buhay. Sabi niya dito, bukod na kanina, he cannot see the kingdom of God. Dito, he cannot enter na. Another kingdom ang binanggit and then ang word na ginamit, hindi na siya makapasok. Okay? At dito sa verse 7, sinabi ni Lord, you must be born again. Kapag tinignan natin sa Tagalog version, yung pinakamababang translation, lahat ay kailangang maipanganak muli. Ito po yung drawing na ipakita ko. Kaya ang ating title ngayon sa ating talakayan at open forum mamaya ay Why Born Again? Kayo po, nung marinig natin, halimbawa, si Brother Mel, nung unang-unang mong marinig ang salitang born again, ano ang iyong pananaw? Ano ang iyong naging reaction? Ang unang panahon na narinig niya? Para sa akin, Pastor, nung narinig ko yan, sa totoo lang, tumawa lang ako. Dahil talagang hindi ko maintindihan ang ibig sabihin nun. Mm-hmm. Brother Jobert, nung una mong marinig ng born again, ano ang naging reaction po ninyo? Nagtaka ako kasi ano ibig sabihin nun? Pero nakikita ko kasi yung sabi ko, nakita ko yung buhay ng mga born again. Kaya medyo naging curious lang po. Mm-hmm. Si Sister God? Ako, in all honesty, kasi nga lumaki po ako, Catholic Church from elementary to, tas ang parents ko talagang sila devout Catholics. Nung unang narinig ko yung born again, at I think siguro may high school ako, akala ko siya, parang uso. Kasi madami no, daming nagko-convert to born again nga. And then, naging laughing stock sa school. Kasi nga, ang tawag namin, born against. Praise the Lord. Born against. Yeah. Kasi nga, parang ganun. Ang naging notion ko was, i-convert. Yung pipiliting ka, ipupush ka to join. Yung mga parang mga fanatic na ano. So, yun ang kulto. Ang ano ko noon. When the first time I heard the phrase born again, yun ang nasa isip ko. Praise God. Si Ken naman at saka si Jazz, inyo pong, this is the first time ba na makadalo kayo lang self, parang ganito, sharing? Hindi naman po. Noong nasa college po ako, meron din akong kaklase na nagpapastor sa JIL. Kaya, lagi po kaming pinupuntahan doon sa boarding house namin. And then nagba-Bible study po. Okay. So sa inyo namang pananaw, ano ang inyong unang reaction o marinig nito? Wow, born again. Nung una ko pong narinig yung born again, ang pumapasok sa isip ko ay yung mga tao po na parang tumatalikod sa Katoliko at parang nagtayo sila ng sarili nilang grupo na parang against doon sa mga ginagawa ng Katoliko. Ganun po. Okay, iba-iba no? Si Jazz. Yung pong sa akin, yung tingin ko pag dyan sa
ano, yung narinig ko yan, parang ipupush ka na mag-join nga. Tapos, tuturuan ka maging ano, yung maging alphabet. Mahirap yata mag-join dito. Okay. Alam mo, workshop. Okay. Ayokong bumayad. Ang hirap yata bumayad. Hallelujah. Ako noon, kasi sa Fiati ako nag-graduate, nag-college. Magulo doon ah. Oo, talagang napakagulo. Namin nagpapatayan talaga. And then, isang araw, sa laboratory namin sa surveying, mayroon nag-share about Bible nga kasi wala pa kami professor eh. Alam niyo kung ano aking reaction? Tira ulo ko. Ako dapat sa seminaryo. Oh, kasi mayroon nasa laboratory subject kami, engineering. Malala pala kay pastor. Oh, say, kasi nga ho, yung binabanggit nga po rin ni Sister Chad, ay grade 3 pa lamang ako, katikista ako eh. Katikisim sa atin. Tapos, hanggang, ano po, mayroon kaming Flores de Mayo. And then, ang dami kong ano eh, pati yung pagdating. Banag na sa Reno. Oo. Sa Maynila, of course, bababa ako doon sa Quiapo tuwing Friday at nadukutan niya ako doon eh. Tapos, may novena ako ng Wednesday, 3:30 to 5:30 sa Santa Cruz Church. At every Sunday po, sa natatandaan ko, wala akong absente sa Santo Domingo Church. It's on Avenue. Okay, so yun ang aking background at dalawang bisis ako kumuha ng Philippine Military Academy. Iplano ko talaga maging member ng Armed Forces of the Philippines kasi tatay ko veterano, kuya ko PC. Pero hindi ako inalaw ni Lord. And then tumating yung punto na February 2, 1985 ay kinumbiga kami ni Mike Lacanilaw kung narinig yung araw. Kasama siya ni Helen Vela sa ano eh, Balita. Sa Ultra Pasig po yun. At doon kami nakaupo sa pinakahuling picture kasi huli kami. Kasama ko yung isang kuya ko. Isang ano kami, isang pick-up. Ang layo eh. Si Freddy Aguilar pa noon ang guest speaker. Ang guest ano pala, guest singer. Eh, meron siyang pinantang, meron akong kaibigan. Doon na-touch yung heart ko and then bumaba doon sa pinakahuling picture na doon sa doon sa basketball court, ang tawag nila yung altar call. Alam nyo po, habang lumalakad akong ganyan, doon sa bleacher, yung decision making ko pala, may nangyari na sa buhay ko, hindi ko pa alam, mayroon na pang nangyari. May ginawa ng ang Panginoon sa puso ko ngayon. Magtataka ko, dahil yung galit ko sa gobyerno, nawala. Napasama ako sa mga demonstrasyon ng mga aktivista eh, kung pinatay si Ninoy Aquino. So, nawala na ramdaman ko ang gaan-gaan. And then, ano na po, Sabado po yun, Lunes, pagbalik ko sa school, wala na pong sa akin nag-invite, pumunta ako doon sa 6th floor. Kasi doon ang Bible study na mga room na yun eh. Tuloy-tuloy na po yun. Yun pala yung February to 1985, ngayon yung gabi, eh mayroong ginawa na po ang tawag nila eh spiritual surgery. Parang inoperahan yung puso ko ng may nangyari. So ito na po, papakita natin bakit why born again. Ako nag-stock up. Sorry po, balikan ko. So iba't ibang reaction ang atin pong napakinggan, bakit nga ba born again. At kung papansinin po natin, ang nagsalita po niyan o ang nagsabi ay hindi tao. Hindi siya ordinaryong tao. Ang nagsabi po ay si Jesus Christ na ang kausap niya isang very powerful at well-known na tao sa Israel. Walang iba, si Nicodemus. Ito po yan, kung titingnan natin, i-evaluate natin yung ating tanong, why born again? In 7 minutes po or 10 minutes, sishare ko muna itong simpleng drawing na ito. Teka, saan ko ba bago ito? Ang tanong natin, why born again, ano? Okay.
dito po tayo magsisimula. Kahit wala pong tao, still God. Amen? At kapag sinabing God po, ay siyempre, alam natin, powerful, creator, all-knowing, everything sa Kanya. Ngayon, makikita natin, may dalawang araw na sa Kanya ng lahat, pero bakit gumawa siya ng tao? Okay? Bakit gumawa siya ng tao? Kung babasahin natin ang Genesis, ay hindi maibigay ng mga hayop, ng mga halaman, ng mga isda, yung longing nito, yung sambahin siya. Okay? Kaya ginawa niya very clear sa Genesis, ay lumalang siya ng tao. Sinabing tao po, babae at lalaki na po yan. O man. So ang ginawa ng Diyos, mababasa natin sa Bible, kasi siya po yung Diyos ng order. Kaya naglagay po siya ng batas doon po sa Genesis. Okay? Ang sabi po diyan, babasahin natin. Pwede po bang basahin natin yan? Si Sister God. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, 17, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Okay. By the way, ang purpose pong inulit ko ito na isir ko na ito, pero of course may bago tayong kasama ngayon. Yes, para po, yes. Ma-present natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho na, pag may nagtanong po, bibigyan ko kayo ng kopya nito, ay ma-present natin sa tao na walang bias, hindi siya religious, hindi po siya tumutukoy sa religion, na kaya nga, pag pinag-aralan natin ito, katulad ni Nicodemo, nagtaka siya eh. At mo sinasabing born again, babalik na ako sa tiyanto. Dito po, ay ang Diyos po ay naglagay ng batas. Ang sabi ng Diyos, very clear, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden, you may freely eat. Masarap, ano? Verse 17 po, nandiyan na po yung, ano, nandiyan na po yung medyo critical na command. But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. So ang tanong pa rin natin, why born again? Dito po sa mga talatang ito, very clear na sinabi ng Diyos, the moment na ikaw ay kumain ng bunga na yun, walang pangalan po sa Bible, sabi ng ating religious group ay mansanas daw po yan, pero sa Bible wala ko talaga eh. So very clear na mamamatay daw tayo. Ano kaya ibig sabihin ng mamamatay, no? So ang nangyari po, sundan natin yung araw na dito po yung tao. Nung kinain niya po dito, yung kinain niya, mapapansin natin sa sumunod na chapter, ito na po yun. Pagdating po dyan sa chapter na yan, ay, okay, Tagalog pala yan. So sabi dyan, yung Genesis 3:9. Sundan niyo po, pakibasa, Brother Jobert. Then the Lord God called to Adam and said to him, where are you? Yun. Yung tanong na yan, napakalaking isipan niya. Kasi alam naman ang Diyos kung saan ang tao, di ba? Pero bakit tinanong siya ng Diyos, where are you? Hindi ba nakikita ng Diyos ang tao na nandito na? Huwag muna natin tingnan itong cross. Muna natin tingnan ito. Ang tingnan muna natin, between this arrow at saka itong arong ito, matapos na mahulog ang tao o nagkamaling kinain yung bunga, ay nahulog sila. Ang tawag dyan yan ay fall of man. The fall of man. Nahulog ang tao dito na po sa kingdom na ito. Okay? Yung kingdom na ito, alam natin ang naghahari dyan ay hindi na Diyos. Ang namagitan po dito sa arong ito at sa arong ito, ito pong social insurance number in Canada. ano po yan eh. Kung pagdating po sa spiritual, self, interest, nature. Okay?
maaring iba ang paliwanag ng iba, pero sa akin pong pananalangin, kapag pumasok po yung sarili na desire ng isang tao, papasok po talaga ang kasalanan. Mapapansin niyo po yung I na sa gitna. Laging tayo. Ganon din ang pride, ang letter I na sa gitna. Okay? So, ganito na po ang sitwasyon. Huwag mo na natin tinandong cross. So, nandito na po ang tao sa kingdom na ito. Ano pa yan nangyari dyan, no? Pakibasa po natin itong 2 Corinthians 4:4. Pwede po bang basahin ni Brother Ken? Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of God of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Amen. Napakaliwanag po ang verse nito. Nagsimula sa salitang Satan. Sa ibang translation, the god of this world. So, in other words, ang naghahari po sa kingdom nito, hindi na po Diyos. At may dalawang kingdom po na pinag-uusapan. Kingdom of God at saka kingdom of darkness or Satan. 2 Corinthians 4:4, no exempted mula kay Adam at kay Eva ay binulag ni Satanas ang lahat ng tao. Spiritual. Binulag. So ganun po ang katayuan ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Sabi sa Bible. Ngayon, ang tao, siguro napapansin natin kahit yung mga kriminal at mga nahuling malalaking mga kasalanan ay naghahangad pa rin po na makabalik sa Diyos o magtungawag sa Diyos. Ganun po ang katangian natin kasi galing kayo sa Diyos. Ang ginawa ng tao po, very clear, ito pong religion. Ito pong good works. Ito pong education. Nasa tao po ito. Okay, may tao. Ito, bago po si Jesus Christ nagkatawang tao, mayroon na pong religion. In fact, si Nicodemo ay isang highest religious council leader. So mayroon na po, may religion na po bago bumaba si Jesus Christ mula sa langit. Okay? So, ang tanong again, why born again? Okay po, mamaya sasagutin natin yon. So, ang Diyos, mahal niya tayo. Amen? Amen. Okay. Hindi po nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Kaya lang, ang problema ay kinamumuhian naman ng Diyos ang kasalanan. Okay, magkaiba yon. Mahal ng Diyos, hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig sa tao, pero pinaparusahan niya ang kasalanan. Kaya ang taong nasa kasalanan ay pwedeng maparusahan. Okay? Very clear. Sa Bible, napakarami, ginunaw ng Diyos ang mundo, sinunog ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Okay? Marami po sa Bible. Now, so paano po nangyari na ano po na born again? Ito na po, walang paraan. Kahit anong paraan ng Diyos, wala siyang makitang pwedeng ipadala sa lupa para ibalik dito ang tao. Hindi naman siya pwedeng bababa na spirit, hindi siya makita. Kaya sa Genesis pa lamang po, hindi ko na isama dito, i-record po itong verse nito, Genesis 3:15. Okay, the same chapter nito, sa Genesis 3:15, mayroon pong binanggit ang Diyos doon at ang kausap niya ay si Satanas. Sabi ng Diyos, sa binhi ng babae, lalabas ang dudurog sa ulo mo. Yung ulo doon hindi literal na head, kundi authority, power, authority. So dahil po doon, wala siyang makitang ipapadala. Kaya ang bugtong niyang anak, pinadala niya po. Iyon po yung John 3:16. Okay? Sabi sa John 3:16, ay, teka ha. Teka muna po, balikan muna, nakalimutan ko itong verse na ito. So dito po tayo, sa sitwasyon ito. Dalawang kingdom. Huwag muna natin pansinin itong si Jesus. Okay? Ngayon po, sabi sa dalawang verses na ito, dito,
Pakibasa, Brother Mel, pwede? Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, nor is his ear heavy, that is not, that cannot hear. Mm-hmm. But your iniquities, have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Amen. Kaya nga ho hinanap niya rito ang tao eh, where are you? Kasi po, dahil dito, sabi diyan, nakatago daw. Nor his ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated. Hiwalay po tayo talaga sa Diyos because of capital S, capital I, capital N. Yun po ang dahilan kung bakit may John 3:16, pinadala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak nung unang Pasko, nung unang Christmas, pinanganak, at nabuhay dito ang Panginoon hanggang pinako nila sa cross. Okay? So dito na po tayo, napako na si Lord. Ang tanong niyon, dahil napako na si Lord, eh ang lahat ng tao dito ay ligtas na po o nakabalik na dito dahil napako na si Jesus. Any ano po? Any comments? Ulitin ko pa ang tanong. Dahil napako na po si Jesus 2,000 years ago, eh lahat bang taong nandito ay masasabi na nating nasa Kingdom of God? Hindi. Okay. No. Sino pa po ang nais magbigay ng kanyang pananaw? Open forum po tayo. Ako din, no. Okay, sino pa po? Okay, so wala na po. Ang tanging solusyon, ang tanging solusyon para itong mga tao rito, kasama tayo, ay itong John 1:12. Bahin po natin, no? John 3:16 po yan. No? So, John 1:12, ang magbabasa naman po ay si Jasper. Okay, ipakituyo po. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Okay. Ito pong receive, no? Just me. Ito pong receive. Just pwede ba kitang matanong? At saka si Kim. Yes po. Noon kung nanliligaw si Ken po sa inyo. Si Just po ang nanligaw. Ha? Ayos. Okay. Okay, dito po tayo. Thank you for that. Okay. Consider niyo po itong salitang receive him. Okay? I do believe na ang nagdesisyon para tanggapin si Ken ay hindi nanay ni Jazz. Amen? Yeah. Hindi father, hindi kapatid. Ang nagdesisyon na tanggapin si Ken, walang iba si Jazz. Amen? At nung nagliligawan pa lamang po kayo, ako'y naniniwala na wala pa po kayong right relationship sa isa't isa. Kaibigan pa lang. Mm-hmm. Pero noong sumagot si Jazz, hallelujah, doon na po nagsimula ang relationship. Amen? Dito po, amen, amen. Ito, hallelujah. Ito po, to them, he gave the right to become children of God. Aba, mga kapatid at mga kababayan, ito po ang hindi ho talaga alam ng napakaraming tao. Halimbawa, tatanungin ko po kayo ngayon, naniniwala po ba kayo na lahat ng Pilipino anak ng Diyos? Hindi. Oo, anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Anak. Pero hindi lahat. Hindi pala. Eh. Hindi. Masaya. Okay. Si Ken. Walang tanong, ano, no? Yung sarili mo. Sarili mo pa ko na
naniniwala po ba kayo ng 110, 150 na milyong Filipino anak ng Diyos? Ginawa niya pero hindi niya anak lahat. Asa ngayon? Si Ken. Ano yung pananaw niyo? Opo. Okay. Na... Lahat ng Filipino anak ng Diyos. Okay. Okay. Si Chad naman. Ako hindi. Okay. Alam kong may chosen few. Mm-hmm. Then, medyo exciting word yung chosen few. Ito. So si Just naman. Just, sa pananaw mo naman ang ating buong lahing Pilipino, naniniwala po ba kayo na children of God? Kumangungopia. Ginawa ng Diyos, pero kung hindi naman sumusunod sa ng Diyos, so parang itinakwil. 50, parang 50-50 sa akin. Okay. Maganda yun. Maganda. Okay. Okay. Mag-away. Baka mag-away kayo mamaya. Okay. Gatas. Okay. Alam niyo po, sa practical reason, very easy ma-identify natin. Kasi walang war against drugs ngayon kung lahat ng Pilipino anak ng Diyos. Tapos, amen. Ako po'y naniniwala na walang guarda ang bangko kung lahat na Pilipino anak ng Diyos. Okay? So, very clear. Ang sabi ng John 3:16, balikan natin. For God... Love the world, only begotten son. Iisa lang talaga ang anak ng Diyos. Tama po yung nabinanggit natin na nilalang ng Diyos ang tao. Walang doubt po doon. All human being created by God. Kaya lang po, kung babalikan natin itong ditong nangyari, ito totoo, napadpad po ang tao, lahat ng tao, dito dahil sa simple disobedience. Di ba yung sabi diyan, huwag kang kainin. Pag kinain mo, mamamatay. Ibig sabihin mamamatay, mahihiwalay ka sa akin. Okay? Mahihiwalay ka sa akin. Kaya, yung John 1:12 po, ang pinakasose, yung pag-receive. Ngayon, dito nagkakatalo sa sinabing pagtanggap. Kasi po, madali sabihing pagtanggap. Ang pagtanggap pala sa aking naranasan, handa ka magpailalim doon sa authority, doon sa gusto ni Lord. Kasi kaya nga Lord ang tawag sa kanya, ibig sabihin ng Lord, ang other word ng Lord ay owner, hari. Then, si Jesus na King, si ang hari, ay pag tinanggap mo siya, doon ka pa lamang at ako bibigyan ng karapatan na magiging anak ng Diyos. Kaya ang tanong, why born again? Kasi po, nandito tayong lahat eh. Kailangan maipanganak tayo dito sa Kingdom of God. Sa paano paraan? Yung dalawa kanina, yung water at saka spirit. Yung water po, hindi tubig po yun ang baptismo. Yun po ay salita ng Diyos. If I may ask, Sister Chad, may Bible kang dala? Yan. Meron po. Tingnan mo nga po ang 1 Peter 1.23. Yun po yung word on, yung water, hindi po talaga yung tubig. 1.23. Mm-hmm. 1.23. Opo. Lang medyo mabagal ako hang on. 1 Peter 1:20. Sabi ni James. Yeah, no, I found it. Ang dilim kasi, sapatay kasing ilaw ko sa room. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God, which lives and abides forever, because all flesh is as grass, and all of the glory of man as the flower of the grass. Ito ba? Oh, tama yung verse 23 lang. Ah, okay. So having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God, which lives and abides forever.
Okay, so dalawa ang si Jesus ay Word of God, si ang Word of God ng katawang tao. Ngayon, pag tinanggap natin si Lord na Word of God, ang Holy Spirit naman kikilos. Amen. So yung patay na spirito, ang tawag ng ibang mga ngaral, regenerated, mabubuhay. Ibig sabihin, marirevive yung patay niyang, ibig sabihin patay, hindi walay. So the moment na tinanggap natin si Lord, without any thinking of religion, yung dead spirit, ibig sabihin dead spirit, hiwalay, patay, hiwalay, separated, muli po siyang mababalik sa Diyos. Kahit nandito po tayo nabubuhay sa mundo, mabuburn again po yun. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. E kaso, hindi naintindihan ni Nicodemo dahil ang iniisip ni Nicodemo, sorry, religion. Religion. Kaya pag binasa po natin ang Bible, ay tingnan natin siya na walang religion na binabanggit, kundi as the Word of God. As the Word of God. Diyos na nagsasalita sa atin. Okay? Kasi po, iba-ibang relihiyon eh. Kaya pag ginamit ang Bible based sa ganito relihiyon, yun ang kanyang pagka-interpret. Samantalang sinabi ni Lord, eh very clear, sabi ni Lord, eh hindi mo makikita at hindi ka makakapasok sa kaharian. Kaharian o kingdom means country, territory, kahit i-google nyo po yan, or state or government. Or yung ano po yung colony. Hindi daw tayo makapasok doon sa territory ni Lord. Hindi daw tayo makapasok doon sa kanyang bansa spiritually kung yung patay na spirito ay hindi mabuhay. So paano mabubuhay? Yung pagtanggap lang po kay Jesus. Ngayon, ang pagtanggap uli ay yung handa kang magpasakop sa kanyang handa kang magpasakop sa kanyang sinasabi. Parang si Ken at saka si Jazz. Di ba nung tinanggap ni Jazz si Ken, eh, nandun na yung submission nila sa isa't isa. Tinga may relationship na eh. Samantalang dati, katulad natin, dati wala naman tayong pakialam niya sa sinasabi ng salita ng Diyos eh. Pero nung tinanggap natin si Lord, wow, sarap na. Naunawaan na natin. Bakit? Eh kasi nanumbalik yung pagiging anak ng Diyos natin. Na ipanganak tayo sa pamilya ng Diyos. Amen. Hallelujah. At alam niyo po ba, ito yung pinakadakilang himala na dapat maranasan ng tao. Yung mabuhay muli yung kanyang patay na espiritu. Ngayon, hindi inintindihan talaga ito ng marami katulad sa mga sinasabi niyo kanina. Ako rin po, katunayan eh, nung malaman ng aking ate sa saan nga ito? Yung kay Kadapi, anong lugar ngayon? Libya? Libya. Ako, galit na galit yung ate ko. Dahil nag-iba na raw ako ng relihiyon. Ang hindi nila nakita, yung pagbabago, hindi na ako nagsusugal, hindi na ako nagmumura, at marunong na akong gumalang. I need your PJ! Nabago yung aking pananaw sa buhay. At yung galit yung galit ko sa gobyerno. Also, I need new books. Kaya napakailan ko. Okay, mute. Ito po ang isang himala. Kaya, baka mayroon pa dito. Okay. Yeah, yeah. Yan. So, paano natin maranasan ang born again? ABC lang po. Kailangan po maranasan natin, i-accept natin na tayo makasalanan. Romans 3:23 po yan. Tapos, dapat palampalatayanan natin na yung ginawa or inoffer ni Lord na buhay niya sa cross ay sapat na para iligtas tayo. And then letter, baliktad, letter C po ito, hindi ko nabago. Confess your sins to God. Letter C po ito. Confess your sins to God. Itong tatlong ito, yung ABC na ito, bago natin tanggapin si Lord, dapat acknowledge natin na tayo makasalanan. Tapos dapat mapanampalataya na natin na yung ginawa ni Jesus Christ sa cross, sapat na. Mga kaibigan at mga kapatid, ang tanong, why born again? So pag tinanong kayo ninyo inyong mga kaibigan, God, paano po na born again ka na? Born again ka na raw ah. Doon, maililidaw mo na ngayon. Paano ba yung born again? And then, nagbago lang naman ako. Hindi po, lang maililidaw natin yung nahulog tayo sa kasalanan, kumain tayo ng bunga, tapos nahiwalay tayo.
eh walang paraan para makabalik sa Diyos. Pinadala ng Diyos ang mga kanyang bugtong na anak at kapag tinanggap natin siya, yung patay na relasyon mabubuhay. Relasyon po ang pinag-uusapan. Yung relasyon natin ay mabubuhay. So walang wala siyang pinag-uusapan anumang sekta, anumang pangalan ng organisasyon. The moment that person opened his heart or her heart and received Jesus Christ, the Word of God, may gagawing himala ang Diyos. Ang Holy Spirit ikilos. Kaya isang himala po ang pagiging experience po ito. Ang isang taong na born again ay dakilang himala po ang mangyayari. Ngayon, hindi natatapos doon. Di ba, maalala nyo yung topic natin nakaraan, yung foundation, kung paano lumago at ano tumipay. Yun ang susunod noon. Parang bata po, nung nanganak kayo, nung pinanganak ang bata, hindi natapos doon eh. Palalaguin mo siya, pakakainin, hanggang lumaki. Ganun po ang ating gagawin sa spiritual na buhay. Hindi po talaga relihiyon ang pinag-usapan dahil sabi ni Jesus, maliban na ikaw yung ipanganak muli, hindi mo makikita at hindi ka makapasok. Amen? May tanong po? Yan, talakay na po tayo. Hallelujah. Kaya I believe na kung wala kayong tanong, ay pwede nating i-lay down. Ipapasa ko po sa group natin yung picture. Ang tawag namin noon pamaypay eh. Gumawa ako na ng ano, ng pinalaminate ko, pinibigay ko sa ating mga kapatiran. Ako, sinubo ko yan sa airport, January 4, 2016. May isa pong matandang galing doon sa Ifugao. Magkasabay kami sa table doon sa airport. Eh, inudyukan ako ng Lord na i-share yung pamaypay, yung drawing. Alam niyo po, nakakatuwa in 7 minutes, sinuko niya yung buhay niya sa Lord, and then humingi pa ng prayer. Sabi niya, Pastor, ipag-pray mo naman yung anak ko. Sabi ko, bakit? Medyo nag-addict kasi yung anak ko eh. Nag-ifugaw po siya. Nagpunta sa Mindanao dahil siya po ay nasa mining. So, napakabilis po itong pinakita ko sa inyo. Step by step po siya. Ang tawag namin po yan ay 7 to 10 minutes. I-lay down mo bakit may sinabi si Lord na born again. 7 minutes lang to 10 minutes na walang tanong tapos pagkatapos yung open. Very clear po yung very clear po yung natutunan po namin ito 1999 po yung tinuro sa amin. So, apply ko po na talagang kasi napakaraming relihiyon sa balat ng lupa eh. Pilipinas lang, napakarami. At nag-aaway-aaway nga eh. So ulitin ko, pag naborn again ang isang tao, hindi nagtapos doon. Parang bata na ipanganak siya, unti-unti siyang dapat lumago. Lalago. At si Brother Jobert, nakita ko, bless na bless ako sa kanyang mga patutuo. And, praise God. I think, Brother Mel, mayroon ka pang i-share naman mula nung tanggapin mo si Lord, ano nangyari sa iyo? Para sa akin po, mula nung tinanggap ko ang Panginoong Jesus, maraming nabago sa buhay ko. Yung sa halip na ABC, ABS naman ako noon. Okay. Ano yun? ABS, hindi ABC. So, yung ABS na yon nung tinanggap ko na si Lord, yung biglang talagang nawala. Pansamantala. Pero, ang tao ay tao, nagkakasala pa rin. But thanks be to God, dahil sabi niya doon sa Isaiah na ang salita ng Diyos ay hindi babalik sa kanya na walang kabuluhan. So kahit lalayo man tayo sa Panginoon after natanggapin natin siya, at yun nga, tulad ng sinabi ko, tao pa rin tayo, nagkakasala.
Pero pag ang salita ng Diyos ay nandito na sa puso natin, ni kailanman ay hindi mawawala. At eto nga, being a born again, still unto the presence of the Lord, and to God be the glory, because God is a God of faithfulness, at Diyos siya ng maraming beses. Amen. Hallelujah. Yan, naka-mute. Baka mayroon pa pong tanong na clarification, pwede po natin may discuss. By the way, yung doon sa verse 7 kanina, sabi ni Lord, you must be born again. Sa Tagalog, yung pinakababa magandang balita, sabi doon, lahat ay kailangan. Plural po yung you doon eh. Lahat ng tao needs to be born again, spiritually. Ito pa po, nais kong idagdag, salamat. Naalala ng Lord. Ang isang taong, kahit basahin niya Bible araw-araw, kapag hindi na born again yung spirit, yung ilang tao na, kasi ang tunay ng tao, spirit eh. Hindi yung soul, hindi yung body. Ang true man is a spirit with soul. Yung soul natin, 5 senses, plus mind. And then tumira, yung spirit na yun dito sa katawan. So ang tuturong tao ay spirit. Kaya kawangis eh. Yung hininga ng Diyos sa tao ay galing sa Diyos yun. Ngayon, ang tao kahit basahin niya yung Bible, kapag hindi nakabalik sa Diyos yung kanyang relasyon, ang pagbabasa niya ng Bible ay lumalabas lang, religious aspect lang. Yung religion, ganito yung religion mo. Pero pag nabuo na ganyan yung spirit, wow, mabilis na po. Parang ganito po yan. No? Halimbawa, may anak ako. Sinama ng anak nila Ken. So nagkaibigan sila noong anak ni Ken. Alam niyo, anak ko ang tawag kay Ken, badin rin. Pero ang totoo, hindi niya talaga lupog sa maunawaan kung anong nangyayari sa loob ng tahanan, kasi hindi naman siya talaga tunay na anak eh. Nakukuha niyo po. Pero pag ginawa ni Ken na anak yung anak ko, inadapt niya, yun, madali na po nung batang iyon maunawaan si Ken, kasi through adoption, ay naging anak at doon na siya tumira sa bahay, unti-unti niya maunawaan kung ano ang kalooban ng ama, kung ano yung policy sa buong bahay, kung ano yung mga rules and regulation. Pero kung siya lang po ay kaibigan lang ng kanyang anak at dumayo lang doon sa bahay nila, eh hindi niya ho talaga maunawaan yung buong nangyayari sa buong bahay. Ganun po tayo. Kapag hindi na-born again yung spirit sa pamilya ng Diyos, ang tingin lang po natin sa Bible o sa salita ng Diyos, parang ibang relihiyon yan eh. Pero po hindi. Dahil ang Bible, hindi po nagtuturo ng religion. Yung kingdom at saka yung relationship ang tinuturo ng Diyos kung paano tayo makabalik sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Wow! Hallelujah! Sige, kung wala na po, magpipray tayo. Baka may mga prayer requests. Ating ipag-pray. Hallelujah. Ayun po, sana po mapabilis yung ano, yung passport, tapos sana po matapos na yung ano, yung ma-vaccinate na lahat ng mga tao dito sa Pilipinas. Nakakaawa na po yung mga tao dito. Namamatay na sila sa gutom. Sobra. Okay. Pero as of now, dami pang ayaw magpaturok, no? Eh, paano? Mali yung info. Mali po yung ano eh. Mali po yung input information na pumapasok sa kanila eh. Masyadong napopoliticize kasi. Hanggang ngayon, mayroon pa rin mga gano'n. Naiisip pa ng tao yung bis na ano eh, mag-avail sila sa binibigay ng gobyerno. Kaya doon nagkakaroon ng problema. Wala naman silang choice. So, nagiging choosy pa minsan yung iba. Tapos pag hindi sila nagpaturok, ay sila namimili ng vaccine, yung gobyerno sisisiin nila. Di ba mali? Mm-hmm. Okay.
Okay. So, passport sa palagay mo, Brother Jobert. Mga anong buwan ka babalik sa Canada? Lord willing po, this month, pag lumabas yung passport. May, pero ano this month? May pala. May pala. Last week ng May or first week ng June. Pero depende po kay Lord. Siyempre. Salamat yan sa birthday ni Brother Jobert. Alam niyo po, ang aming ating maliit na gawain ay bago matapos ang service ay nagkakaroon tayo ng prayer for government leaders Canada, Philippines. Ito po, yeah. Gawang biro ang mangyayari ngayon. Talagang marami nagugutom. Okay. Sino pa po may prayer request? Ako, yung daughter ko nag-aantay ng acceptance sa job. Kasi kakatapos lang niya mag-master. So, first full real job, I suppose. So, in-interview siya the other day. So, hopefully, or yeah. So, overqualified kasi anak. Eh, kasi medyo overqualified daw siya. Pero gustong-gusto niya yung job na yun. Overqualified. Sabi niya nga, I don't understand. Sabi niya, nung undergrad ako, nag-graduate siya ng psychology, yung mga courses, yung mga jobs na ina-applyan niya, underqualified siya. So sabi niya, okay, magma-masters ako. Ngayon tapos na siya na mag-masters, overqualified naman daw siya. Ilang taon po siya, Sister Chad? 27. Okay. Okay, let's pray for yeah. that. Ang mag-asawang Ken and Jazz, anong prayer request ninyo? Ano po yung sa akin, pakisama po sa prayer. Yung kapatid ko na merong lung cancer. At saka po itong sana ito yung start na magkaroon kami ulit ng relasyon sa Diyos. Kumbaga, meron naman kami relasyon po, pero yung bang magtuloy-tuloy at praise God. Mm-hmm. Amen. Yung asawa po ng kuya po, kasi manganganak siya, medyo risky po kasi yung panganganak niya dahil nakabalagbag yata yung baby. Kaya gusto ko rin pray na sana ay maging successful yung panganganak niya anytime now. Okay. Balagbag, breach? Breach? Yung nakatagilid. Oh, ganun. So, nakatagilid. Parang ano. Yeah. Suwe ay hindi nga suwe eh, dahil suwe, baliktad eh. Suwe baliktad. Breach yun, baliktad yun. Eto, ganun. Yun, ang hirap yung panganak. Ang hirap yung panganak. una yung biwang. Ganun. Yeah. Kapatid nyo po yun? Asawa po ng kuya ko po. Bale, ang tawag yung bilas? Hipag. Yeah. Okay. Okay. Brother Mel, meron ka? Meron lang akong mai-advise kay Kwan Den, kay Jazz. Jazz, alam mo yung prayer request mo na wherein nag-testify na ako through kay Pastor Romy nung ipinag-pray niya ako. You know, to be honest, ang diagnose ng doktor sa akin, it's stage 4. Mm-hmm. But purihin ng Panginoon, dahil after na na-receive ko yung na pinag-pray ako ni Pastor and I received the miracle from the Lord, eto, nakikita nyo, malakas pa naman ako sa awa ng Diyos. And walang kaduda-duda pag hiniling natin sa Panginoon ang ating panalangin sa ate mo or sa kapatid mo ba yon, Jazz? Kapatid kong mas bata. Oo, yeah. Mm-hmm. Walang imposible sa Diyos, Jazz. Yeah. Yeah. You know my situation, sinirin din ni ate mo yun sa'yo. So, mm-hmm.
I'm very much assured na lahat ng panalangin natin sa Diyos, kung ang ating puso ay nakasalalay o tinanggap natin si Jesus na bilang Diyos at tagapagligtas natin, walang imposible. And we'll help you pray for that. Ang kwan ko, Pastor, yung... Sige. Yung ano, yung continuous na ano na kalakasan at kung naman yung sa trabaho ko, I hope everything will be okay, dahil yun nga na naman, meron na namang ano ba yun, yung haka-haka na magsasara, but we're prayerfully everything will be okay. Okay. Praise God. Sige po. Pwede po bang lahat tayo ay pag-concentrate lang po, kung pwedeng pumikit tayo. Ang pagpikit po ng mata ay pag-concentrate sa Panginoon. Don't allow any disturbance sa ating paligid na makahadlang po sa ating pagawing personal at dedicated or dedication ng ating buhay first and foremost sa Panginoon. Kasi doon kanina sa drawing na ating pinakita, ang tanging hadlang sa ating panalangin ay yung capital S, capital I, capital N. All of us ay nahulog sa kasalanan. Subalit ngayong gabi pinakita ng Panginoon na the moment we receive Jesus as the Son of the Living God, wow, yung patay na espiritu natin mabubuhay. At yun po ay pinakamainam na himala. So number one natin gagawin ngayon ay sabay-sabay tayo manalangin sa harapan ng Diyos, kung pwedeng ang isang kamay natin ay itas natin sa Lord. Ang pagtas ng kamay ay pagsuko, no? Lord, suko na ako. So ang pagtas natin ang ating kamay kay Lord, sabihin natin sa Kanya, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Ako po ay isang makasalanan. Ako po ay isang makasalanan. At kailangan ko. Kailangan ko. Pagligtas. Tagapagligtas. Sumasampalataya po ako. Ibinigay mo ang iyong buhay sa krus. Upang ako'y iligtas. Marami pong salamat. Sa oras pong ito. Binubuksan ko po. Ang aking po. Ang aking puso. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Pumasok ka. Sa aking puso. Tinatanggap kitang tunay. Bilang aking Panginoon. Tagapagligtas. Manggagamot. At Diyos ng aking buhay. Isulat niyo po. Ang aking pangalan. Sa aklat ng buhay. Sa kalangitan. At simula po sa gabing ito. Sa araw na ito. Nais kong sumunod sa iyo. Marami pong salamat. Sa buhay na walang hanggan. Sige po, dadako tayo at patuloy tayo nakayuko at makiisa po kayo. Ipipray natin. Panginoon, narito po ang mga prayer requests na sinabi ng inyong mga anak. Walang kadaduda, Panginoon, na walang hadlang ngayon. Narinig mo ang panalangin ng bautis sa amin. Isinuko namin ang aming buhay sa iyo. So narito po, number one, Lord, ang kahilingan ni Brother Jobert. Lord, mabilis ang paglabas ng kanyang passport. Hiniling namin ang divine favor mo dito po sa passport na ito. Salamat din po sa burden
ni Brother Jobert sa aming million-million kababayan. Yes, Lord. Talagang nakakalito na ngayon at marami po ang ayaw sumunod sa pamantayan ng gobyerno. Kaya po dalangin namin, Lord, yes, manglugsat ka sa bawat Filipino. Hallelujah. At magtumingala at tumawag doon sa tunay na manggagamot. Si yes, Jesus Lord. Christ. Panginoon, gumawa ka ng himala. Samahan mo ang aming mga government officials. Yes, Lord. Hanggang doon sa barangay level ay magkaroon po ng takot sa inyo at magbasa din po ng iyong banal na salita. Marami pong salamat sa himala at inyong pagkilos sa aming dakilang bansang Pilipinas. Lord, narito po ang kahilingan ni Sister Dad. Ang kanyang anak po, Panginoon, na naghahanap ng trabaho at narinig niyo po, Panginoon, na overqualified na po sa daming pinag-aralan ng kanyang anak. So we pray, O God, buksan mo po ang pagtuhan ng magandang trabaho sa kanyang anak. At higit sa lahat, kunin mo po ang atensyon ng kanyang anak, Panginoon. At tumanggap din po siya sa iyo at sumunod sa iyo. Yes, right now, isang trabaho maayos na hindi maging hadlang para siya po ay magkaroon ng time sa Bible yes, study, Lord. Yes. Lord, narito po ang kahilingan ni Sister Jazz. Mayroon po cancer ang kanyang kapatid babae. Yes. Lord, narinig mo ni Brother Mel. At naalala ko, Panginoon, in 1999, 3.5 days, clinically dead, binuhay mo sa Ordaneta, Pangasinan ng maipag-pray namin. Lord, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay doon sa yes, Lord. Kapatid ni yes. Mr. Jazz right now. Lord, alam mo po ang kanilang hinagpis, alam niyo po ang kanilang hinaharap na challenge, but right now, Lord, irigalo yes, mo po kay Sister Jazz ang yes, kagalingan Lord. Ng kanyang Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Yes. Sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat po dahil ang iyong salitang may sabi that by your stripes, yes, Lord. Ito'y kahilingan ni Sister Jazz. Tugunin mo po, Panginoon. Yes. Lord, narito din po ang very exciting desire ni Sister Jazz na sila pong mag-anak ay lumago, kumilala, at yes, tumunod. Lord. Lord, this is the great yes, desire. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, ang sabi niyo po nga, ang sabi ni Haring David on sa Psalms 37 verse 4, Lord, when we delight ourselves before you, you will give yes. the desire of our hearts. Lord, yes, Lord. Narito ang desire ng mag-asawa, si Ken and Gus, na sila po ay tutuhanang kumilala at makakilala at sumunod sa inyo. Oh, yes, Lord. Narito yes. po ang kahilingan ni Brother Ken na hindi po namin alam, Lord, anong sitwasyon ng baby sa panihipag. Subalit, Lord, kung paanong binuhay mo ang mga patay, kung paano mong yes, binuhay, nakita ang mga blood. Lord, kung paano mong binuhay si Lazaro, apat na araw ng patay, Lord, gumawa ka ng himala. Ayusin niyo po ang position yes, ng sa kanyang kinapupunan ko yes, right na. Yes, in Lord. The name of Jesus, we command yes, the baby. Ang baby po ay maging normal. Sa pangalan. Yes, Lord. Na Jesus, yes. Brother Ken, banggitin mong pangalan nung hipag mo. Come on, hallelujah. Yes. Yes. In Jesus' name. In Jesus' hallelujah. Name. Hallelujah. Lord, thank yes. you. Ang pangako mo, Panginoon, dalawa o tatlo na nagkakasundo sa isang kahilingan, ito po ay inyo pong ibigay. Right now, hallelujah. We claim, yes, we claim Lord. Lord. We claim your promise. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, narito din po ang continuous strength. Panginoon na hinihiling ni Brother Mel. Yes, Lord. Kaya mo siya pinagaling, Panginoon, dahil yung kanyang testimony ay hihipo at hihipo ng maraming tao. Yes, oh God. Hallelujah. Lord, thank you so much. Yes. Kasi sa kanila pong trabaho, sa kanyang trabaho, Panginoon, ay kayo pong kumilos na ang kanyang buhay ay maging asin at yes. ilaw doon at ang favor mo, anumang mangyari sa trabaho ngayon ay ang iyong divine favor ay maranasan niya. Yes, Lord. Ang buong pamilya kay Sister Feli, kanilang business, at lahat po ng mga hindi nabanggit itong prayer items,
Ikaw po ang nakaalam ng mga secret desire ng bawat isa. I pray. Yes, Lord. Grant it, Lord. At higit sa lahat, ang dalangin ko po ng bawat isa sa amin ay maging laging magutom, laging mauhaw sa iyong mga salita. Yes, oh God. Everyone, their family, in Jesus' name, at si Brother Jobert, gamitin mo mightily, Lord, doon sa Pilipinas. Lord God, we thank you and we honor you. This is our united prayer. In yes. Jesus' name, Jesus' name. Amen. 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 That was so long. Amen. Praise Lord. Thank you po. Thank you rin. Thank you. Okay. God bless. Good night. God bless everyone. Thank you. Hallelujah. Good night. Good night. See you. Thank you. Bye. Bye. Bye, Jake. Bye-bye. Jake. Bye-bye po. Thank you.